Magandang hapon po mga kaibigan. Meron po ako i-share sa inyo na lutuin na pangmerienda dahil meron pong may nag-birthday today. Hinahandog po sa kanya itong pancit by pampahaba ng buhay. Pancit canton po ito na hindi po natin sasangga ng karne, baboy o manok o ng hipon. Basta marami po siyang vegetable at saka tatapingan po natin ang halloumi cheese. Ngayon, ang mga ingredients po natin gagamitin, ito po yung kanto na gagamitin natin. Tapos, yung bawang, black pepper, green peas, at saka ito pong chili, red bell pepper and green, pinagsama ko na po siya, black soy sauce, tapos ito pong mushroom, tsaka itong celery, sibuyas, at saka ito po yung halloumi cheese. Ngayon, ito po yung bagyo beans na tinatawag. Tapos carrots, ito naman po yung, ito po, lagyan po natin ng sayote. Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano ang pagluluto nito. Ngayon, ipiprito muna po natin itong halloumi cheese kasi siya yung topping natin. Dahil puro vegetable ito, magagawa lang tayo ng yung mga nagre-request sa akin na pwedeng magluto ng walang mga manok, baboy, o beef. Ito po, merienda na may lasa, pero walang baboy, walang manok, walang kahit ano. Ito po, topping lang. Pero masarap po ito. Ipipry po natin itong halloumi cheese. Nang ipry. Ayan. Ihipan kayo ang aking oven na ginachong oil. Ayan. Sarap po ito. Ito po yung cheese na pinapry yung halloumi. Medyo may kamahalan lang, pero isa po ito sa favorite ko sa oven. Sarap po tapong sa pansit. Po ito ang topping, pipiliin nyo na lang sa pansit ito. Siya ma-fry lahat. Isa-isa po natin siya. Mamantayan at napakabilis po. Mainit po itong aking yan. Ay, kasarap. Tama lang siya. Sarap po ito yung crispy. Boil na po tayo ng water para sa noodles sa kanton. Tuturo sa inyo kung paano paggawa. Ito na yung tubig niya. Dito po natin siya i-boil. Ngayon, ito pong pinagprituhan natin ng halloumi. Malasa po yan. Ilalagay po natin yan para hindi po magdikit-dikit itong ating kanton. Yan. Ngayon, lalagyan po natin siya para magkalasa ng paminta. Marami siyang paminta dahil spicy yung ating garlic. Tapos, yung salt, yung toyo po, black soy sauce, ito. Yan. Tain po natin muna kung gulo siya na kumulo.
natin siya, pagka yung tamang alat na po siya, saka natin ibuhulog yun. Matamang pa. Lagyan po natin siya ng patis. Ayan. Tsaka konting oyster sauce. Konti pa pong alat. Konti pang patis. At masarap na siya. Basta babalansahin nyo yung alat sa toyo, sa patis, oyster sauce, paminta, yung anghang ng paminta. Kasi ang mangyayari po nito, parang ano siya, vegetable na kanton. Wala po tayong isasangkap na karne. Palalabasin po natin na masarap siya kahit gulay lang. May mga nagre-request po kasi sa akin, nagme-message na magluto daw ako ng walang karne, kung pwede mga vegetable, kaya ito po. Ngayon, okay na po sa akin yung alat niya. Dito na natin ulit. Tama-tama, kumukulo na siya. Okay na. Good, very good. Nakapalabas natin yung lasa niya na ganyan siya. Ngayon, hihulog ko na po siya. Ayan. Ayan. Tamang-tama ba yung makasama ko rito. Mga high blood. Bagay po ito sa mga may high blood. Walang karne. ₱500 po ito. Ayan, intayin po natin siyang mag-bulambot. Boil pa natin na i-boil ng konti. Ayan, ano. Five minutes na siya. Ngayon, hingin na po natin siya dito. Para ma-stir fry na natin siya. Sa mga hindi naman po nag-ano, yung bawal yung, ibig sabihin bawal yung mga karne, pwede nyo pong haluan ng karne ito. Pero kasi may nag-request po kasi sa akin, kung pwede rin ako magluto na walang karne, mga veggies lang, na noodles o kahit na ano, ito po ma-i-share ko doon sa nag-request na yon. Ngayon, kung kayo po, gusto nyo naman na pwede naman kayong mag-veggies na ano, magkakain ng may karne, pwede nyo sa huga ng hipon, manok, baboy. Ganyan. Ngayon, ito po, gagamitin din natin yan later. I-stir fry na po natin yung mga gulay. Ito, ayan po. Kailan po natin uminit. Atin na pong igigisa yung mga ingredients natin ng mga veggies. Ulayin po natin yung bawang. Ulayin. Ulayin natin sa gulay.
gamit yung sibuyas para malasa siya. Still fry po natin lahat. Sunod po natin itong mushroom. Sunod po natin ang konting toyo para ma-absorb ng mushroom. Yan. Ngayon, nain po natin itong medyo matigas na beans. Bago beans kung tawagin dito sa atin. Ayan. I-stir fry po natin natin yun. Maraming gulay po ito. Talagang sagana kayo sa gulay ngayon. Ngayon, sunod na po natin itong carrot at saka itong na po yung carrot at saka yung sayote kasi malambot po siya. Magparehin lang sila ng lambot. Marami pong gulay ito. Yung mga nagre-request ng vegetable na walang karne, eto na po yun. Isunod ko na po yung red at saka green bell pepper. Ayan po siya. Ayan. Hintayin lang po natin lumambot-lambot yung mga stringy. Susunod na po natin ito. Ito po kahit sila kunakain po ito kasi gawang salad po. Ito po kahit ito po. Celery. Yan, lagay ko na po yung sili. Maanghang po yan. Sa yun, gabi na rin yung pasta. Wow. Kaya na po natin yung celery. Ayan. Saka ito pong green peas. Ayan. Kaya yung down ng celery, lagyan ko natin siya sabay-sabay. Para na po natin siya ng konting toyo.
saka konting patis din po. Konti-konti lang. Dito kami siya lagay, baka tumano. Konti lang po siya. Itukman natin mamaya. Tapos, yung paminta po, maglagay po tayo ulit. Ayan. Tsaka, oyster sauce. Tatantayin niyo po yung lalagay niyo, baka mapaalat. Ngayon, tikman na po natin yung alat niya, kung tama lang siya. Para makapag-add tayo ulitin. Alat, wow. Ito, so, gustong-gusto ko yung pinapapakbo yung ganito. Tikman lang natin siya. Okay. Konti pa po. Konting patis. Konting oyster sauce. Ngayon, imimix na po natin siya. Dami namin kakain. Natakot sa karne. Yung titikman-tikman nyo po, baka matabang. Kaya na po bahalang mag-add ng tamang pang-alat nyo, baka mapasobra sa alat. Mas mabuti po ito mabang kaysa umalat. Ang hirap po mag-ano. Halloumi cheese. Hindi ko na po siya kinatka para pag kinuha nyo, masarap yung dinadampot nyo pa isa-isa. Huyayin nyo pa isa-isa. Tama na po sa akin yung alat niya. Ayan. Kakapakapain nyo, hanapin natin yung halloumi cheese. Ayan po, magdadala pati ng lasa. Babite kayo, kakagat kayo. Kasi medyo maalat po ang halloumi cheese. Eh, bagay na bagay po yan. Ngayon, para po talagang kaaya-aya ang amoy niya at nagbibigay rin po ng mga sarap na flavor, ito po ang sesame oil. Ayan, lagyan po natin siya. Yun. Ayan, ready na po. Kakain na naman tayo at ang anghang niya, tamang-tama. Tatansyahin niya yung alat, ha? Meron tayo ngayong pansit canton vegetable with the halloumi cheese. Yung mga nag-request ng walang baboy, walang manok, eto na po. Sa susunod, iba naman pong style. Ay, ready na. Uwiin na. Siset na natin siya dito at nang masintay siya na yung ating pansit niya. Ayan po. Gulay lang po yan, pero napasarap po natin yan. Vegetable lang ang hinihiling nila. E di maglagay tayo ng pansit. Kumpleto na. Okay.
Pwede rin to sa mga vegetarian eh. Gusto niyong damihan ng may mushroom, damihan niyo. Masasukat pala lahat yun. Ayan. Naku, kasarap ng halloumi cheese. Napakasarap po niya sa ganitong luto. Piniplitong cheese. Dito lang po yan masarap. Yung pagpinili. Okay, at minsan pinuplutan po namin yan. Kaya lang, mabilis maubos, eh kamahal. Bagay. Gusto mo kumain ng masarap. Kahit mahal, sige lang, okay. Ito po, atin po si Sintensya, bumuelo po ang prinsesa. Ngayon, ito po yung sinasabi sa inyo na wala siyang sangka, pero mapapasarap po natin. Bali, ang ano lang po, yung halloumi cheese, ang ating pinaka-side dish niya. Ngut-ngut-ngut-ngutin natin habang kumakain. Ngayon, yung mga nag-request po ng magluto ako ng vegetable na walang karne, eto na po yun. At yung iba naman po, kung gusto magsahog, nasa inyo po yun. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na mapapasarap natin ng pansit. Kahit vegetable lang. Ang bango-bango, ang bango. Amuyin siya kasi gawa nga nung ano po. Sesame oil. Ngayon, atin na pong si Sintensya. At ang shout-out na yun. Ay, wala muna raw pong shout-out. At kula kami sa oras pa ngayon pong laboy namin. Ito, Sintensya na po natin siya. Ganyan na tayo. Yung mangga, pagbili na po kayo, pahinog na namin yung mangga. Ito po, para sa nag-birthday. Kaya ako nagluto ng ganito. Pampahaba ng buhay, double purpose po sa nag-birthday. Ito yung inaalay ko sa kanyang handa niya, na ayaw pa sabi pangalan niya, pero okay lang. Ngayon, siya, paborito rin niya itong halloumi cheese. Kaya nagka-idea naman po ako, double purpose yung may mga nag-request ng magluto naman kayo ng ano, walang karne, na vegetable lang, na may lasa. Ito na po iyon. Nasa inyo po yun kung ano po ang gusto nyo. Ito, unang subo ko para sa inyo. Doon sa nag-birthday. Yung halloumi cheese. Ito, yung favorite mo. Sa mga OFW rin, na katulad ko, na nababasa ko yung mga message nyo sa akin. Lalo na po yung mga isang grupo po doon sa King College sa airport. Pinipm po nila sa akin, pati yung sa video, pinanunood nila, pinadala sa akin sa messenger. Pinapapatawan niyo po ako. Ako pala yung ginagawa niyo katatawanan dyan. Sabi niyo, tawa kayo ng tawa sa akin. Dahil ang lakas kong kumain. Totoo po yun. Ito, ayun na. Last evidence naman po eh. Ito, para sa iyo, sa nag-birthday. At sa lahat ng mga kaibigan natin at subscriber nandito sa Pilipinas at sa mga OFW na katulad ko, andito na naman po, mag-uumpisa na naman po tayo ng sa eating portion po. Merienda lang po pala ito. Okay po. Naku, damar po, maraming gulay. Asarap po. Gayahin nyo lang po yung ginaya ko. Yung pong pinagpakulaan ko, kaya baka po may magsabi ba't ang dami, masasayang. Hindi po masasayang yon. Sinadya ko pong madamihan kasi may nagre-request sa akin ng Beef Mami. Gagawin po natin siyang soup ng Beef Mami. Dahil ito ma, related po sa mga ano. Ganon din po ang start ko sa paggawa ng ano, Beef Mami. Yung po gagawin natin soup, dadagdagan ko na lang po siya ng mga bones. Palalambutan ko doon. Malasang malasa po. Hindi po yung masasayang. Sinadya ko po yun. Eh napakasarap po. Tingnan si Coco po. Oh. Pwede ka dito. Wala itong ano. Naku, ang lovely po nito. Pag nakita nga kain ako, yung itong baba niya, isasampas sa legs ko, nakapakatungangan ganyan, para siyang kawawa. Susensya naman ako, teka. Ano ba ang chopstick niya? Yabang ako, ayaw ko lang mag chopstick. Ang sarap. Ano ba yung chopstick ako dyan ah?
Ito po yung halloumi cheese. Sarap po talaga. Hindi ako nag-anong subukan nyo. Wala po. So, may sili po ah. Isa po yung sinagdadala. Ang sarap po yung halloumi cheese. Sarap. Ito po pinaka-side dish nyo. Unti-unti ko siya kasi napakalinam ng po. Grabe. Nakakatawa. Ang tawa ko yan ako. Ba't daw ako dito kakain? Eh, natakaw ko yung boat. Ang parang boat, isang boat ang kakainin ko. Merienda lang yan, ha? Partida pa lang po ito. Ako ko nagtampo, ha? Ang dali. Kahit bulit, makain ko yun. Ha? Ako, ha? Nagtampo, ha? Ayan na. Magtampo nga. Wala na magtampo. Ay, ang sarap po. Wala siyang sahog, ha? Mabing sabon lang. Kung gusto niyo may paasin, konti lang. Ayun. Ay? Sa kayo makita mo. Nagluto ng pansit na walang sahog. Gulay lang ay napasarap. Bangon-bangon. Yung halumi, oh. Pinaka-side dish na. Ang sarap. Ang puhang halumi is pag pinray niya, hindi siya matutunaw. Mga pantapin po talaga sa mga pansit-pansit yan. Marami po kang natutunan sa Oman kasi doon. Iba-ibang klase yung mga restaurant, Indian food. Actually, ito po Indian food to ito. May na-order lang po kami ganyan. Nakita ko din, nagaya ko lang. Kuha naman. Sarap na. Ganyan. Ako, gulay, hapok pa rin po, oh. Malamot-lot. Nag-uasan akong biryani dahil ngayon may birthday, may request. Eh, baka po mamayang gabi, kaya lang, bukas na po ma-upload yun. Maraming sa may birthday. Ang sarap na ano, mga gulay. Yan, pang-diet po ito eh, mga noodles. Pwede rin po lagyan ng bola-bola to, squid bola-bola. Meron po ako dyan, hindi ko na nilagyan. Kasi may halloumi na po eh. Nasa inyo yun. Maglagay kayo, pwede. Kahit na halloumi. Bangkasit talaga, bagay siya. Pampaalis ng umay. Yung mangga po may hinog na, oh. Yan po yung kinuha namin. Okay. Sabi nila, kalburo ko daw, ayoko. Ako ganyan lang. Gusto ko kusang may hinog. Mas maganda. Ano? Saan ka pa? Pansita wala sa ho, pero panalo lasa. Para sa mga vegetarian to. Pwede po. Marami pong may, ano yan, may nakabang kakain. Baka hindi mapigilan. Kawawa naman sila. Hindi merienda yan. Sana okay na ako. Mamaya na lang ulit.
magluto na po kayo, subukan niyo po. Doon sa may birthday, happy birthday, eto na yung sinire-request mo. Magluto ako. Eh, naisip ko, pansit, pampahaba ng buhay. Tapos may nag-suggest sa akin, matagal ko na pong planong luto ito, yung vegetable na pansit na, may pansit na walang karne. Dahil iniisip ko, ano yung nire-request nilang gulay lang daw paglutuin ko. Basta walang karne, walang ano. Eh, ang luto po namin mga bulang lang, mga dininding, mga, eh, nagluto na po ako noon. Nag-iisip ako, ano kaya pa? Pero meron pa mga naka-ano, linya. Ito lang, tagal ko na pinagpaplano ng itong pansit na to na puro vegetable lang siya. Wala lang akong makita ang halubi noon. Siyempo nung magpunta ko kami sa SNR, isang piraso na lang. Naku, dinapot ko kaagad. Kaya naluto na siya ngayon. Kasi talaga yung po ang mga kaano niya ni Katero. Bihira po kasing lumabas yung paglumabas, parang hot cake. Huwag kang kukurak, mawawala ka agad. Masarap din po kasing papakilala na kung may inom-inom ka. Wine-wine na, kagad-kagad ka lang kapraso. Ah, masarap po. Ang lasa po niya yung cheese natin na... Pero hindi siya napiprito yung cheese na naka... Yung made in Bulacan, tsaka ewan ko sa Pampaga, meron din siguro yun. Yung white cheese na binalot sa dahon ng saging, binagawa po ng nanay ko yun. Kasi nga may mga baka-baka kami noon, yung mga pag-anakan yung mga kalabaw, tsaka yung baka. Gagatasan ng daming gatas, gagawin po ng nanay ko doon, ano eh, maroon po ang gumawa niya, white cheese. Suka. Luluto muna yung suka, tapos ibubuhos niya doon yung gatas, lulutuin muna yung gatas. Lagyan yung timpla niya na asin na siya, hayaan niya, makita mo, timpal-timpal ng gano'n, no? Excuse, tapos ko kuha siya magandang dahon, i-wrap na yan, tatali na maganda, yun. Kami ay, i-deliver na doon sa bayan, bus na. Gusto ko nga pong gumawa nung kaya lang, wala na kami bahang na yun eh. Eh, doon tayo, sa madaling araw, tan, gata sila ng gratis na gano'n, ako tiyaga. Tauhan ko na ang tatay ko noon. Eh, ako, pinainom nila akong gatas ay hindi ako umiinom pa rin gatas ng, ng baka tsaka kalabaw. Sabi lang, masarap daw. O, tingin ko nga talaga masarap, pero sa panlasa ko, parang maduduan. Hindi ako sanay. Iba pa nga, binabawag sa kanin, tapos mainit-init yung kanin, kagagatas lang sa baka tsaka kalabaw. Tapos lagyan ng budbura ng asin, sarap na sarap mga pisang ko. Pero hindi ko kaya yun. Maga-maga, ganun po. Para po ang lasa nitong halloumi cheese at saka yung white cheese. Yun lang, hindi ko palang na-try na kung mapiprito yun. Baka po pwede. Baka ganun din po yan. Pag ako'y nakagawa ng white cheese, ginagawa ng nanay ko nung ganun, itatry kong iprito. Kaya lang, wala na kaming ano eh. Ipapahanap na po ako sa Bulacan. O sa Nueva Sierra na may kalabaw, may baka, may gatasan. Dahil gusto kong gumawa ng white cheese. Dahil dito sa bahay, yung mga aking kasama dito, mahilig yung sa morning, kakain ng pandesal, masarap po sa pandesal. Yun, pwede pa, sarap. Asim-asim. Paano po, babay na, nag-iintay na po sila dahil lalamig. Masarap na init itong ano. Babay, next time na lang po ulit. At sana po magustuhan niya ito. Salamat po sa mga nag-greet sa akin. At saka yung mga nag-like. At saka nag-comment po sa Hot Mama sa Hot Spring. So susunod naman po. Sa iba naman po tayo mamamasyal. Bye-bye!